Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at magka-Diyos po na umaga sa bawat isa. Welcome po kayo sa ating gawain. Salamat sa panahon niyong binigay para tayo magsama-sama para po sa gawain ito. Sa umagang ito, ating balikan ang pitong wika na sinabi ng ating Panginoon bago siya namatay. So, unang-una, no, manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkitaong binigay mo sa amin upang kami po ay magsama-sama para pakinggan ang iyong salita. Panginoon, maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. So, una po ay makikita natin dito sa Lucas 23:32-34, no? Sinabi ng ating Panginoong Kristo, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, dito makibigan na pagkagandang halimbawa po sa atin dahil kung halimbawa magkaroon tayo ng kaaway, no? So automatic na mapatawad po natin kagad. Kasi napakaganda kung tayo magpatawad kagad. Si Kristo, pinatawad niya yung nagkasala sa kanya. Lalo pa tayo makiibigan, gayahin po natin. Ano man ang ginawa ng ating kapwa, patawarin natin, tapos i-pray natin sila. Kasi apat po ang gagawin. Una-una, mahalin, ipanalangin, no? Ipanalangin, gawa ng mabuti, at pagpalain ang ating kaaway. So yan, una, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pangalawa, sinabi ko sa iyo ngayon din ay isama kita sa paraiso. Kasi ito po nangyari ng isang kasama niya na naipako sa krus. Ang sabi ay, kung ikaw ang Diyos, no, bumaba ka dyan, iligtas mo sarili mo at iligtas mo kami. Subalit sinawata siya ng isang kasama nila. No, sabi na, huwag mong gawin yan dahil tayo ay talagang karapat dapat, subalit siya ay walang kasalanan. No? Tapos nagbulong siya kay Lord, Lord, pwede ba isama mo ako sa paraiso? To, kaya sabi ni Lord, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isama kita sa paraiso. No, so, ibig sabihin, yung una, pag i-compare natin sa paraiso, yung una, yung panunuya, wala. No? Hindi sumagot si Jesus, di ba? Pero yung pangalawa, yung humingi ng tulong, sumagot si Lord, di ba? So, kaya gayahin natin. Pangatlo, dito naman yan sa aklat ni Juan. So, dito naman po ay tungkol ito sa bago namatay ang ating Panginoon. Napakaganda, no? Na-eksena dahil kanyang ina, no, mga kaibigan, no? Hinabili niya ang kanyang nanay, no? Sa kay John, siya kay John din, no? Sa kay John the Beloved. Kaya napakaganda, mga kaibigan, na yan po ang gagawin na ito, sabi niya, babae, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina, no? So, ibig sabihin, sabi niya, kung sa atin pa, nanay, narito ang iyong anak, no? Ibig sabihin yung mahal niyang alagad, no? Si John din, no? Tapos sinabi niya kay John, John, narito ang iyong ina, no? Kaya pagkatapos yan, ang kanyang ina ay tumira doon kina John, no? So, ibig sabihin, nabili niya. Kaya mga tayong mga anak, no? Ano man yung mga kalagayan natin, huwag natin pabayaan ang ating nanay. Biro mo yan at ang ating tatay, biro mo yan ang ating Hesu Kristo. Napakaganda yung kanyang halimbawa dahil malapit na siyang mamatay, subalit pinatagubili niya pa rin. No? So, biro mo yan. Tapos ikaapat, ito naman siya. No? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dito rin natin makikita sa Juan. No? So dito minsan naramdaman natin na parang wala tayong kakampi, wala nang tumutulong sa atin, pinapabayaan na tayo, pinakalimutan na tayo. Subalit, tandaan natin ang pangako na ating Panginoon na hindi tayo itatakwil at hindi pababayaan. No? So, yan ang panindigan natin, mga kaibigan. Tapos ikalima, no? Ikalima dito nakikita, sa Juan pa rin, nauuhaw ako. No? So, bakit kaya nauuhaw ang ating Panginoon? So, ang ating Panginoon ay nauuhaw dahil makibigan, alam niyo po ba na hindi siya naunawaan. So, ibig sabihin, nauhaw siya sa mga pag-unawa ng tao. Tapos iniwan siya ng maalagad. No? So, hindi siya na walang nag-forever sa kanya. Kaya, nauuhaw siya. Ganon din po tayo. Minsan, nauuhaw tayo ng pagmamahal ng ating mga anak o yung mga anak ng pagmamahal sa tatay. Subalit, tandaan yun. No? God is love. No? Iniibig tayo ng ating Panginoon. Diba? So, kaya huwag kayong malungkot. Tapos si ika-anim, sabi niya dito,
naganap na, no? So ibig sabihin tapos na yung mission, tapos na yung kanyang pagpahirap, pagpakahirap. Tapos na ang lahat, no? So kaya napakaganda. So naganap na, no? 'Di ba? Parang sabi na mission accomplished, no? So kaya maganda, no? Tapos ikapito, mga kaibigan, ito yung Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtagwilin ko ang aking espiritu. So bumalik yan sa Lucas, no? Bumalik siya sa Lucas. Sa Lucas, mga kaibigan, no? So yan. So dito, mga kaibigan, no? Hinabili na ni Lord yung kanyang buhay sa Ama. Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtagwilin ko ang aking espiritu. Kaya makapatid tayo lahat ay mayroong appointment sa ating pa. Kaya kung mangyari man yan sa ating mga kaibigan o kaya sa ating mahal, sa ating mga kamag-anak o kanino pa man na malapit sa iyong puso. So, ang pinakamaganda yan ay i-offer natin. I-offer natin ang buhay niya o kaya sa ating Panginoon o kanyang buhay. No? Buhay ng kaibigan. Kaya yan, mga kaibigan. No? Kaya huwag mag-bore. So, una, ano ang sabi, no? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa Lucas 23:32-34 po yan. Tapos dito naman sa 2, sinabi ko sa iyo, ngayon din ay isama kita sa paraiso. Sa Lucas 23:39-43. Tapos dito naman sa 3, ito ay hindi niya pinabayaan yung kanyang nanay. Ibig sabihin na naghirap na siya, naisip niya pa rin ang nanay, no? Kaya babae, narito ang iyong anak, tapos narito ang iyong ina, no? Sinabi niya kay John. Sa John 19:25-27. Sa 4, Diyos ko, bakit ba ako pinabayaan? Mga kasama, mga kaibigan, minsan naranasan natin yan, pero tandaan natin ang sabi natin pa, hindi ko kayo itatakwil o pababayaan man, no? So yan. Sa 5, nauuhaw ako, no? So, dito, minsan nauuhaw tayo ng pag tayo ay tatay. Pag ang tatay, minsan nauuhaw sa pagmamahal ng anak. Minsan ang mga anak naman nauuhaw sa pagmamahal ng tatay at nanay. At mga ganun din sa kaibigan, no? Para nauuhaw. No? So, yan. Tapos, ikapito, Ama, sa mga kamay mo, ipinagtagubilin ko ang aking espiritu. Yan, mga kaibigan, ang 7, makikita naman natin sa Lucas 23:44-46. Mga kaibigan, yun po ang 7 mga sinabi ng ating Panginoong Kristo bago siya namatay, no? Ngayon, nag-celebrate tayo ng 7 palabras, ng Biyernes Santo, at sa Biyernes Santo mayroong 7 palabras, 7 huling wika ni Jesu Kristo, o the last 7 words of Jesus Christ, o sa Tagalog, 7 huling wika ng ating Panginoon. Maraming salamat, makibigan. Tayo manalangin, Panginoon, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong mga pagpapala sa amin. Lord, tulungan mo po kami na aming maalaala palagi ang iyong salita. At Lord, tulungan mo kami at gamitin sa iyong ubasan sa makapangyariang paraan. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadalain po namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoong Tagapagligtas. Amen. God bless us all.